Okay, episode 10 na tayo ng paborito nating segment na Tikman natin yan hanggang tamaan. Yeah! Siyempre, ang kasama nating alak ngayon dito sa paborito nating segment, ito yung most requested na alak, mapa FB man o mapa YouTube. Wow! Ang dami nagko-comment nito, guys. Ito, ilan lang to sa mga comment na ipapakita ko. Yung sa mga nag-request nitong alak na tinuturo ito. Yan, basahin nyo. Tapos yung iba, hindi ko na matandaan. So, kung nanonood kayo, hello. By the way, suot pa rin natin ngayon yung responsabling manginginom shirt natin. Para sa mga may top fan badge dyan sa Facebook natin. Tsaka sa mga YouTube subscribers natin. Tayintay lang kayo kasi mamimigay tayo ng libre nyan. Kaya dapat... Lagi kayong nakaantabay sa mga bago nating video kasi anytime soon mamimigay tayo niyan. Pero syempre, bago natin tikman itong bagong alak natin na nakalapag dito sa lamesa natin, ulitin na naman natin syempre yung paalala natin lagi sa mga kabataan na nakakanood sa akin. Kinig muna kayo sa mga matanda. Ika, bawal, bawal. Enjoyin nyo muna yung pagiging bagets. Manap muna kayo ng ibang pagkakalibangan. Yung inom, sa kana yan. Okay, ito na si Kula Fu. Ito na yung pinakahihintay ng lahat . Pati sa Discord server namin, sa tambahayan namin sa Discord, dami nagre-request dito . Di ko lang talaga alam kung anong meron to. In-order ko pa siya online kasi wala akong mabila nito dito sa amin. Then nakita ko sa Shopee, nag-order ako sa kanya. Ito yung ano niya, papakita ko rin. Ayan yung page niya. Yan, dyan ako sa kanya umorder nito. Siguro mga 1 week yung hinintay ko. Then dumating naman. Then maayos naman yung pagkakabalot. Safe naman siya. Alam mong hindi naman siya mababasag. Then maayos naman nga siyang nakarating sa akin. So maraming salamat, ma. If ever na may mga alak pa na hindi available dito sa amin, promise sa inyo ako order let. Ito na si Kula Fu. Si Kula Fu ay isang Chinese wine. Inilabas noong 1957, 66 years na siyang kilalang inumin sa Visayas at Mindanao. Alam nyo ba na base sa isang sikat na Pinoy comics hero, itong si Kula Fu? Wow! O hanga na naman kayo! May natutunan naman kayo! 50% proof at 25% ang alcohol content nito. With 14 traditional Chinese herbs. Wow! Parang KFC! Mabibili sa 350 at 700 ml. Hindi lang ito isang alak na lasing lang ang kayang idulot sa atin. Dahil ayon mismo sa mga nag-produce nito, sa mga talaga namang noon pa ay madalas nang uminom nito, ang Kula Fu ay nakakapagpatibay daw ng buto. Bapota ano to, may halong gatas? Parang yun lang ang arinig ng ganun . Kakaiba . Nakakapagbababa rin daw ng presyon itong si Kula Fu. Ay, ito pala ang solusyon sa madalas nating pagkain at pumumulutan ng mga high cholesterol na pagkain. Gaya ng sis, crispy pata, lechon, at kung ano-ano pang mga pinupulutan natin. Si Kula Fu daw ay nagbibigay din ng sigla. Yun, medyo common yun. Kasi para sa akin, lahat ng alak nakakapagbigay ng sigla. Alam nyo ba na nakakagamot din daw ito ng sakit ng ulo? Wild question lang. Kung malasing kaya ako sa ibang alak, tapos magising ako kinabukasan na may hangover ako at masakit ang ulo, pag uminom kaya ako nitong Kula Fu, maaalis yun? Nakakaalis daw ng sakit ng ulo. At higit sa lahat, nakakatulong daw sa sexual performance. Ito na yun, guys. Hindi mo na panamit ng tableta . Mukhang dito pa lang, babango na yung mag-isa. Bigla ako kinabahan. Mamaya ako naggawin ko mamaya. By the way, product nga rin pala ng Ginebra itong si Kula Fu. At 2019 Gold Quality Award siya. Pero dun talaga ako kinakabahan sa isang nabanggit. Hindi ako makapag-focus. Opo! Sige, bago yung performance or kung ano mang babangon dyan. After nating inumin to, bote review muna tayo. Simple lang din yung bote niya. Maganda siya. Hihirapan ako sa part ng segment na to . Kasi bote lover kasi ako . Collection ko yan . At talaga sila maganda sa paningin ko . Gusto ko yung combination ng color ng sticker nila. More on energy drink na yung dating nitong bote nila sa akin . At syempre, hindi pa rin nila kinalimutang ilagay kung saan nang galing talaga itong si Kula Fu. Eto siya, game. Open natin para naman maamoy ko. O maamoy natin. Open ko na . Now, open siya. At
ito yung tansan niya. Kasi yung tansan na Ginebra, ang gin bilog natin. Black na may fondant color white. Maganda, maganda tong tansan nila na to eh. Diba? Angas. Black and white lang pero ang angas. Okay, amoyin na natin. Amoy floral. Mabango. Mabango. Hindi siya amoy alak. Hindi ko ma-explain yung amoy. Basta ano eh, hindi siya amoy na hard drink eh. Basta parang floral. Paamoyin pa natin ulit. Iba talaga eh. Hindi ko ma-explain. Basta hindi siya amoy alak. Amoy yung mga gulay-gulay. Tagal na natin. Tagal na natin hinihintay ito eh. Okay, so tikman na natin. Matabang siya, wala akong malasahan. Pero seryoso, tabang siya. Kaiba, kaiba to sa mga unang matikman natin tayo. So far ha, nakakailang episode pa lang naman din tayo. Pero syempre, bukod sa mga nainom na natin, yung iba na hindi ko naman na-feature dito, di ba? Sa pa, tikman natin ulit. Kaiba talaga yung lasa. Hindi siya lasang wine or lasang rum. Hindi siya lasang whiskey or kahit ano. Kakaiba siya. May sarili siyang dating. Kakaiba siyang lasa na hindi ko ma-explain. Matabang siya na matamis. Kasi after mo siya inumin, may iwan na lasa sa labi mo. Matamis. Kung nakaamoy na kayo ng mga herbal na iniinom, mga Chinese na gamot na iniinom, na vitamins ba yun or gamot sa kung saan, kung ano yung amoy nun, parang ganun yung panlasa ko dito. Then amoy floral nga, gaya nung sabi ko nung umpisa, yun naman sa lasa, kaiba talaga siya eh. Matabang siya pero matamis. Yun yung isang malinaw sa panlasa ko. Matamis siya pag naiiwan sa labi. Yun yung aftertaste niya na yun. Then lasa nga siyang mga herbal drinks or so kung ano man tawag doon. Then so far, hindi pa naman bumabangon yung alaga natin. joke lang. Baka mamaya bumangon nga. Teka, wala akong masabi. Wala akong masyadong masabi ha. Talagang kakaiba yung lasa niya. Sarap naman siya ha. Tabang siya na matamis, yun yung tatatak sa'yo na lasa niya. Okay, ganyan sinasabi ko lagi, hindi naman tayo expert para i-rate ko pa alak na iniinom natin. Then, lagi ko natin sinasabi, tataman ang alak, masarap yan, depende sa panlasa ng iinom. Ngayon, ano pang iniintay natin, lagyan na natin ng yelo, then laklakan na natin tong sipulafu. Ito na, meron ng yelo. Sali na natin ulit. Here's para sa episode natin na to ng Kulafu. Vino Kulafu. Cheers guys! Sarap siya pag may yelo. Tamis nga siya na matabang. Hindi siya matapang eh. Hindi rin siya nakakasunog ng lalamunan gaya nung lagi kong sinasabi. Dalawa tong in-order ko yun, just in case mabitin. Cheers! Ito nga pa yung pulutan natin, nakalimutan ko sabihin. Pulutan nga pala natin, inihaw na bangus. Yum, yum, yum! Cheers! 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 Cheers. Cheers.
Di tayo tatablan ito. Cheers! So, yun na nga guys, no? Mukhang huling shot na natin to. Palit lang naman din kasi yung ininom natin eh. Buti sana kung malaki to. So, syempre, bago yun, dun muna tayo sa pamatay na closing. Na laging tandaan, ang inuman ay hindi palakasan. Oras to ng banding, pagre-relax, at tamang kunduhan. Ang alak, lalagay sa tiyan at di ginagamit pampalakas ng loob sa paggawa ng mga kagaguhan. Naging responsable ng manginom guys, lagi niyong tandaan. Yung tagay para sa episode natin ng Kulafu, ang most requested na alak, YouTube at Facebook natin dyan. Kamusta kayong lahat dyan? Cheers guys! Good siya. Yun, gaya lang lagi sinasabi ko, laging tandaan, maging responsable ng manginom. Guys, peace!